Yo, what's up mga kateki, welcome back again sa akin channel. So sa araw na ito ay gagawa tayo ng DIY na antenna dual band and para sa outdoor, dahil itong outdoor natin na to is kulang ng antenna tapos nawalan pa ng takip sa likod. So hindi ko pa ito magagamit at hanapin ko pa yung ibang parts nito. So itabi ko muna dito guys and bubuksan natin itong junction box. So ang sukat pala nito is 250 by 200 by 80. Kung gusto nyong umorder online, lalagay ko na lang yung link dyan sa description box. Ayan. So dito natin ilalagay itong ating Huawei 5B5 version 2. So buksan muna natin guys and itatry natin siya sa loob kung magkakasya. Pero sa tingin ko kasya naman. Ang inaalala ko lang baka uminit yung ating antena. So kailangan kong masigurado na maluwang sa ilalim. Ayan. So ito pala yung gagamitin natin na ilalagay sa ilalim para dumaan yung kuryente tsaka internet. Ayan. So binuksan ko na guys and alisin yung tornilyo and ilalagay natin yan Huawei sa ilalim. So sa part na ito, ang una hindi ko alam kung saan ko ano, patayo ba o pahiga, kung anong gagawin ko. So yung pahiga naman ay patayo naman is hindi magkakasya yung antenas niya, babangga dun sa screw, sa paglalagay ng screw, tapos masyadong mayupi yung kanyang antena. Ayan, so yan, makikita niyo sa video na hirap kong ilagay dun sa baba yung kanyang antena. So pag ganito naman, mukhang maganda naman, kaso ang problema is malapad, palapad. So may mga ginawa pa akong style pero wala talaga eh. So dun talaga sa palapad ang bagay niya. So sa ganitong paranis, alisin ko muna yung takip niya sa ilalim para mabutasan na natin tong kanyang yan, alisin ko to guys. Sa ganun ay hindi rin uminit agad yung ating antena, dahil nga ano to, kulog na to guys pag sinara na yung kanyang takip. So inalis ko muna yung harap niya. Kailangan nyo pala ng negative screw doon para mabuksan or gunting. Ayan. So dito na part sa ibabaw is kailangan linisan dahil malikabok, at kailangan nyo lagyan ng tornilyo pala dito. Meron lagyan ng tornilyo. So sinukat ko ulit at wala talaga, mahirap sa patayo. Ayan. So pahiga ang ginawa ko na talaga dito guys. Pinaka the best way is pahiga talaga. So kailangan kong putasan yung rubber niya, yung kanyang waterproof rubber na takip. So inalis ko muna tapos sinray ko. So kailangan nyo pala ng tornilyo o yung pambutas dito sa butas na to. So kailangan nyo pambutas din guys para maitornilyo natin na hindi umalog-alog itong ating antena. Ayoko na siyang i-glue dahil maglalagay pa tayo ng cable tie dyan sa likod. So ganun ay maikabit natin siya sa tubo. Yan ah. Dito. In-screw ko. So itong screw na to is kinuha ko lang sa computer. Yan. Pero kayo ang bahala kung ano yung gusto nyong gamitin na screw. Para sa akin ito yung bagay. So lalagyan ko na rin ng water seal kaya hindi siya mapasukan. So ganito yung itura niya sa mga sobra sa computer. Ayan. So sa computer hindi siya marami to, dahil ito yung sa mga sobra-sobra sa casing. So ito yung pinaka magandang paglagay, dahil mas nakaka-relax yung ating antena na loob. Mas may space pa din. Kaya lalagay pa tayo ng dito cable tie para sa ganun pag nilabit sa tubo is atibay-tibay. So
So panoorin nyo lang guys yung video na itong gawin sa uli. Pakita ko rin kung ano itsura pagkatapos. Makapal lang yung likod nito kaya suradong matibay din. Tatagal din siya. So naghanap ako lang yung ano pala panglagari dito sa gilid dahil yung papapansin yung antenna is parang nakabaliko, nakayupi. So kailangan kong iligarihin yan para sa ganun ay relax naman yung antenna natin na palabas. Yung antenna natin ang dalawa yan. So ginuhitan ko yan, lalagarihin ko yan. Tapos alisin ko. Sa ganun ay makarelax yung ating antenna na dalawa. So babaklasin ko muna tong antenna ulit. Yung turnier, tapos lalagarihin ko yung ginuhitan ko. So first ano ko pala to, DIY na antenna. So hindi ko lang kung iba is ginagawa na rin nila. Pero para sa akin maganda ito guys, lalo sa mga naglalapag ng malalayo, yung sa mga lalo tag-ulan ngayon. Kahit hindi nyo siya isabit or nakaipatong lang dun sa bendo, secure siya. Yan o, lalagarin ko dito guys, yung sa ganun is magkaroon ng pitchang, yung parang ano, space yung antenna. Yung antenna ko pala dito is version 2. Yan, na-flash ko na rin yan. And ang gagawin ko dito kasi balance setup. Kung hindi nyo pa napanood yung aking balance setup, meron dyan. Scroll nyo na lang o dyan sa description o dyan sa gilid. Sa taas pala, na gilid dyan. Lalagay akong link dyan. 5 minutes later. Yan, after kong lagari yun, ito na yun. Yan, itornilyo ko na, na-fix ko na. Ito na lang yung kulang. Yung mabibili nyo rin to sa Shopee o Lazada. Lalagay ko na rin yung link dyan sa description box. So yung rubber boots niya is kailangan yung yung takip. Kailangan yung iguntingin para kumasya yung antenna. Hindi basta-basta pasukan ng tubig pag mahangin. Yan. So dito idadaan yung mga kable. So nandito na lang guys, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel, click niyo yung subscribe button para ma-notify kayo sa mga bagong video natin. So ito pa lang itsura niya pag sa labas. Na yung tapos na. Yan, nakita nyo, gumilaw yung green. Nandiyan pa yung TP link ko na bilan. Aalisin ko na yan. At ito na yung iiwan ko. Itong DIY dual band na Huawei natin. So, mataas na rin yan. Around 10 meters. Yung taas niyan. Yan, dalawang antenna na. 5G. May gunari lang sticker and nakalagay 5G. So sumabog na rin yan sa ulan at hangin. So, nandito lang guys. Maraming salamat. God bless.